Isa sa pinakamagandang regalo na maaaring matanggap ng tao ay isang kaibigan. Kaibigang handa kang damayan sa tamis at pait ng buhay. Kaibigang handa kang ipaglaban. Kaibigang handang umunawa kahit ang buong mundo'y hindi ka kayang intindihin at pakinggan. Tunghayan po natin ngayong gabi ang kakaibang pagkakaibigan nila Dante at Apaw sa isang kwentong nahango sa huling regional story gathering ng MMK sa Katarman, Northern Samar. Ana! Paano lalaro dito, Iblis? Bagal. Buhay mo! Bigay mo sa kanya! Oh, bilis! Pasa! Tubig dun. Buha ka na lang ng pamunas. Ang init-init eh. Please, please na lang, pare. Sana. Please talaga itong pinsan natin, oh. Sumurin. Tara. Oo nga. Sana. Please, ayun na. Pinasa mo na kami. Please, pinasa mo kami. Please, dito. Agad. Please na, oh. Ito na, oh. Yan. Ano? Oy, 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 oy! Tigilan nyo nga siya! Ano bang problema mo? Ba't ka nakikialam? Kala mo sino ka, ha? Salbahin nyo, ha? Hindi nyo ba titigil ang kakautos sa kanya? E paano pag ayaw namin? Anong gagawin mo? Suntukan tayo! Hindi ako makikipagsuntukan. Pero susumbong ko kaya kay Mama pag di nyo siya tinigilan. Ha, sumbongero! Kailangan mo pa pala Mama mo bago ka may pag-away, eh. Bakit ba? Anak yan naman unay. Mga duwag pala kayo, eh! Bakit nahayaan mo silang ganunin ka? Ako nga pala si Dante. Ikaw, anong pangalan mo? Apaw. Pero, ba't kailangan mo pang isulat? Pipi ka ba? Hindi mo makapagsalita. Kasi natin sinama kanina mo basketball. Kaya ayan, baka sa duwende na ipaglaro. Anak, hindi ka na. Nakain na. Dante, anong nangyari sa'yo? Halika nga. May sakit ka ba? May nakain ka, nanuno. Sabi mo sa akin, tatawag ko ng albularyo. Ma, wala po. Ginagaya ko lang po si Apaw. Yung bata po sa harap ng bahay natin. Kanina po kasi, naaway po siya ng mga pinsan niya. Ayun po, pinagtanggol ko. Ah, yung batang Pipe, yung anak ni Aling Belen. Ayang si Apaw, ha? Wala na siyang kapatid, wala pang mga kaibigan. Kasi naman yung ibang bata, hindi nila kayang tanggapin yung kakaiba sa kanila. At saka dapat talaga yan si Apaw, nag-aaral siya sa eskwelahan kung saan may mga bata na pareho ng kondisyon niya. Eh, ang kaso, walang ganito sa atin. Dante, halika na kumain ka na. Anak, nararamdaman ko, gusto mo maging kaibigan si Apaw. Anak, gusto ko yan. Kasi alam nyo, yung si Apaw ha, kung hindi man siya tinutukso ng mga kaklase niya, kinakaawaan siya. Pero ang talagang kailangan ni Apaw, yung kaibigan na magtatanggol, magiging kakampi niya.
Sige po. Kaya na po tayo. Salamat. Apaw! 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 Aray! Apaw! Si Dante to! Aray! Ah! Okay lang ako. Okay lang. Saan tayo pupunta? Pasensya ka na, ha? Hindi siguro narinig na Apaw na tumatawag ka sa kanya. Ganyan kasi yan eh. Kapag malayo kausap niya, hindi niya naririnig. Pero pag malapit naman, walang problema. Alam mo, gawa ni Apaw yan. Lahat ng yan, pati yan, pati yun. Talaga ho? Mm-mm, gawa. Ang galing niya naman eh. Ayan, okay na ba yan? Uy, salamat ako ah. Ang galing mo pala mag-drawing eh. Ba't di mo sinasabi? Akin na to. Hindi ka pala marunong magsalita. Ah, humihingi lang daw siya ng paumanhin. Okay lang naman ako eh. Okay na. Ay, Apaw! Apaw, okay na daw. Wala nang bali. Okay. Pwede na. Salamat po. Basketball? Hmm. Okay, nahamon ka! Apaw? Uy, saglit. Dear Charo, unti-unti ay nakita ko na totoo ang sinabi ni Mama sa akin. Hindi nga dapat kaawaan si Apaw. Dahil kahit di siya makapagsalita, magaling siya sa ibang bagay. Tulad sa drawing at sa basketball. Simula noon ay naging malapit na kami sa isa't isa. Diyan ka lang ah. Yan. Okay na yan ah. Huwag kang gagalaw. Diyan ka lang. Eto, naririnig mo ba? Naririnig mo? Okay ba? Sarap na. Oh, sige. Kumain ka lang. Ah, minsan, di talaga kita maintindihan. Hindi ka ba talaga nakakapagsalita? Pag naiinis ka, sabihin mo, naiinis ako na naiinis ako sa'yo. Naiinis. Okay ba? Ayan, okay na. Galit. Arr, nagagalit ako sa'yo. Galit ako sa'yo. Nasasaktan ako. Ah, nasasaktan ako. Okay ba? Okay. Eh, kung lakasan ko. Ambe! Sinabi mo? Ambe! Pakiulit ka. Kala ko ba ayaw mo iparinig yung boses mo sa akin? Alam mo, kaibigan mo naman ako eh. Kaya, wala kang dapat ikahiya. Pati na tayo? Hindi naman tayo nag-away. Kaibigan kasi kita. Kaibigan? Kaibigan mo na ako. Kaibigan na tayo, ha? Mabaho. Ako, mabaho. Anong tawag sa mabaho? Mabaho. Mabaho. Hindi, hindi. Kung tayo may pambansang salita, bumuo kami ni Apaw ng sa amin. Pero kahit may sarili na kaming paraan ng pag-uusap, hindi okay, naman kami pwedeng magsarili ng mundo. Gagalingan mo pa rin sa high school, Dante. Kailangan honor student ka pa rin. Oo naman po. Oo nga, pwede kang manibago doon. Mas mahirap ng pag-aaralan nyo. Puro bago ang teachers, classmate mo, pati mga kaibigan.
Sige po. Salamat po, ah. Ingat po sila. Okay ka lang? Dante! Tara! Apaw, hindi ka! Umiyana. Babasahin muna namin. Oh, ano yan? Ano yan? Dante, tignan mo tao, ha? Sino ulat ni Billy? Ako na nga ito? Op! Abigail, ha? Abigail, ha? Dear Abigail, ang ganda mo. Di ako makatulog sa kaisip sa'yo. Ganyan pala tumawang mga pipe. Teka, Apaw! Apaw! Diba sabi ko sa'yo, huwag mo siyang tatawagin ng ganun? Apaw! 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 Nasaktan ka ba sa sinabi nila, Marlon? Apaw, huwag mo nang isipin yun. Mayabang lang talaga si Marlon. Inis. Inis sila sa'yo. Dahil di ka makapagsalita. Iisipin lang nila yun kasi di ka nila kilala. Gusto ko makilala ka ni Marlon para di na nila isipin yun. Magaling ka naman sa basketball eh, di ba? Tsaka magaling ka sa drawing. Magaling ka sa maraming bagay. Kaya bukas, gusto ko sumali ka sa tryouts ng basketball. Para mapakita mo sa kanila na kung gano'ng kakagaling. Hindi pwede, Apaw. Kung okay lang, ba't ka na sasaktan sa mga sinasabi nila? Ba't ka na sasaktan sa lahat ng ginagawa nila? Gusto mo ba, hanggang paglaki mo, ganun yung tingin nila sa'yo? Kaya dapat ipakita mo sa kanila na pantay ka sa kanila. Dapat ipakita mo na mas magaling ka pa. Kaya mo naman gawin yun, Apaw, eh. Tutulungan pa kita. Bahala sa'yo. Alex! Wala yan! Maikli rin tira niya ng bola, parang dila niya. Naging isang kaibigan at kapatid ang turing ko kay Apaw. Habang siya naman ay tinuring akong parang kuya na tagapagtanggol niya sa mga di nakakaintindi sa kanya. At simula nung araw na natanggap siya ng basketball team ng barangay namin, unti-unti siyang nagkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Galing-galing mo talaga, Apaw. Oo, walang-wala ako ngayon, ah. Oo, talaga. Oo, kasi talaga ako, Dante. Galing nyo. Salamat, ah. Congrats, ah. Sige. Salamat, ah. Dante, congrats, ah. Galing nyo. Di ka lang pala sa team natin sa school magaling. Dito rin pala sa barangay nyo. Sigurado ako magiging varsity ka sa college. Salamat, ah. Mm-hmm. Pero hindi ako nagpanalo ng team natin. Sino? Ay! Si Apaw. Oo nga. Alam mo, sobrang galing mo, Apaw. Ano raw? Ha? Huh? Thank you daw. Hindi kasi siya nakakapagsalita. Ah, pipe siya.
Ay, kawawa naman pala, no? Paano ito magiging kawawa eh? Hari nga ito ng court eh. Lahat ng natutunan ko sa basketball, sa kanya nang galing. Gusto nyo, i-demo pa niya eh. Kailangan namin mauna, ha? Gagawin pa kasi kami. Kita lang tayo sa school, ha? Sige, Marlon. Pao. Alam mo, pag pasok mo sa high school, magiging varsity ka ng basketball. Tapos, lahat ng mga babae, lalapit sa'yo. Excited ka na bang pumasok? Anong wag na lang kaya? Di ba, tol, na pag-usapan na natin to. Kailangan mo mag-high school para makapunta ng college. At para makahanap ka ng magandang trabaho para kay Nanay Belen. Di ba gusto mo yun? O yun naman pala eh. Kaya huwag kang matakot sa mga magiging kaibigan mo sa high school. Katulad ng nangyari kay Marlon. Marlon, di ba dati hindi sila bilib sa'yo? Ngayon, tingnan mo. Number one, fan mo na siya. Huwag kang mag-alala kasi matatanggap ka rin nila. Naniwala ako na magiging okay na lahat. Na magtutuloy-tuloy na ang mga plano namin ni Apaw. Pumasok ako ng college habang natuloy namang pumasok ng high school si Apaw. Good morning. Ako po si Maylene Santos at pwede niyo po akong tawaging Maymay. Okay, salamat. Sino susunod? O ikaw? Bakit hindi mo ipakilala ang iyong sarili sa klase na nagsasalita? Makakatulong yan para mabawasan ang hiya mo. Teacher, sandali. Ano ba to? Hindi ko alam na may pipi ako sa klase. Hindi man lang ako in-inform ahead. Para sana man lang napaghandaan ko. Apaw! Apaw! Totoo ba narinig ko? Hindi ka na pumapasok? Tumigil ka na sa pag-aaral? Kahit sobrang magalit ako, di na magbabago yung desisyon mo. Para sa akin lang yung pag-aaral, at sa'yo hindi. Eh, kala ko ba ayaw mo maging kawawa? Akala ko ba ayaw mong kinakawaan ka ng mga tao? Pero pag di ka nag-aaral, ganun mangyayari sa'yo. Apaw. Dante? Aling Bilin, pwede niyo bang kausapin si Apaw? Sayang ko kasi kung di siya mag-aaral. Dante, nag-usap na kasi kami. Desidido na siya na tumigil sa pag-aaral. Doon na lang daw siya sa lolo niya sa bukid. Magtatrabaho, tutulong siya doon. Hindi naman po pang bukid si Apaw, di ba? Dante, naiintindihan ko na gusto mo mapabuti si Apaw. Pero hindi lahat ng gusto nating mangyari sa ibang tao ay talagang nangyayari. Oo, alam ko na kaya ni Apaw mag-aral. Pero kung masasaktan lang siya at makakaranas ng pang-aapi, di mas gugustuhin ko na lang protektahan niya sarili niya. Di ba? Sana maintindihan mo. Wala akong nagawa nun, kundi tanggapin ang desisyon ni Apaw. Pero hindi nawala ang hirap ng aking loob sa nangyari. Lalo na't araw-araw kong nakikita ang kaibigan ko sa isang buhay na sana ay naiwasan niya. Bago ka pumasok.
Oh, ano problema? Ano raw? Ay, si Nanay Belinda ho, may sakit eh. Ha? Mama, wala ho silang pera. Pwede daw manghiram. Ah, walang problema dyan. May pera ako doon sa kwarto. Kunin mo na. Apaw, huwag ka na mag-alala, ha? May pahihiram kami sa'yo. Ipagamot nung nanay mo, ha? Sandali. Puntahan niyo na si Ben. Susunod na ako. Sige, sige. Pangarap ka sa tuwi na lagi kang nasa isip sinta. Maging sa pagtulog ko, ikaw ang nakikita. Nais kong makapiling kita. O giliw ko, miss na miss kita. Sana'y lagi kitang kasama. O giliw ko, miss na miss kita. Gusto ko sanang makayakap ka. Sana nagustuhan mo yung ginawa namin. Sino ba namang hindi matutuwa sa gimmick niyo na yan? Ano yung sinasulat mo? What? Tama na. Bakit anong nangyari sa nanay niya? Hindi, kasi si Nanay Belen, nanay niya nagkasakit, tapos nagbigay ako ng tulong. Hindi lang ako, pati nanay ko, nagbigay kami ng onting tulong sa kanila para kay Nanay Belen. So, Anghel, ganun siya kabait. Anong ginagawa niya? Ang sabi niya, mahal kita. Kasi... Sinagot ako ni Anna at naging girlfriend ko siya. Tulad ng dati, kasama ko si Apaw sa bawat pagbabago ng buhay ko. Apaw. Manira ka eh. Kumusta na pala yung pagko-coach mo sa banda? Ayun, okay naman. Kaya nang ayos isang banda kami nag-ensayo, kaya nang lead drummer namin, hindi makukwentong to. Ayun, malapit na yung fest eh. Oh! Yung... Ano sinasabi niya? Hindi. Kasi nung bata, yun si Apaw. Pininit siya ni Nanay Belen magsayaw. Hindi ako magsasayaw. Ayaw ko, ikaw lang. Pinipilit lang ako magsayaw lagi. Ano
Nakakatawa siya. Dante, ganito na lang ba tayo palagi? Kailangan ba laging kasama si Apaw tuwing aalis tayo? Alam mo, okay lang naman sa akin na nandito siya eh. Pero hindi yung lagi tuwing aalis na lang tayo. Alam mo, sa totoo lang, ako yung na-out of place sa inyong dalawa. Eh, di ba date natin to? Dapat ako yung inaasikaso mo. Ano, pasensya ka na eh. Alam mo naman kasi yung kalagayan ni Apaw, di ba? Oo. Alam ko naman yun eh. Alam ko na best friend mo siya at okay lang yun. Pero kailangan mo naman din ako bigyan ng panahon. At saka di ba sinabi mo sa akin dati pa na gusto mong matutong tumayo sa sarili niyang mga paa si Apaw? Di ba? Paano mangyayari yun kung lagi mo siyang hahayaang nakabuntot sa'yo? Ay, sandali. Sandali. Pao, okay lang ba na hindi ka muna sumama sa lakad namin ngayon? Gusto kasi ni Ana na kaming dalawa lang. Saka pang-nobyo kasi yung pupuntahan namin. Baka hindi ka maging komportable. Ay, yung bukas, yung sayaw. Ay, gusto din kasi sana ni Ana na kaming dalawa lang. Pero, sayang suot mo eh. Gwapo ka. Alam mo, ayain mo sila Marlon. Sila Marlon, lakad kayo. Labas kayo. Sige, una na ako. Hindi ko gustong saktan si Apaw, pero pinaalala ni Ana sa akin ang sitwasyon ng aking kaibigan. Kung nag-aral lang sana siya, may paraan sana siya para makaahon sa hirap ng kanilang buhay. Pero dahil naduwag si Apaw noon, naging mambubukid siya at small-time basketball player. At panay ang isip ko ng ibang paraan para matulungan siya. Yung dating drummer. Ayusin mo, ah. Opo. Literado ba kayo kapag upot? Eh, kung yung dating drummer. Kan? Ha? Pao. Pao. Akit ka. Akit. Jordan, dito ka. Lin, yung piyasa kahapon. Ulitin nyo, ha. Sasabayan ko ni Apaw. Apaw, gawin mo lang yung ginawa mo kapon. Oo. Ha? Gawin mo lang. Susundan mo sila Jordan sa kasinit. Hindi, kaya mo yan. Kaya mo yan. Dali. Gawin mo lang. Dali. Alam kong kaya mo yan. Oo, ito. Si Jordan sa kasinit. Atas ka na naman ba? Ano, ulitin mo na naman yung nangyari sa'yo dati? Na nasaktan ka lang tapos hindi mo na pagpapatuloy yung pag-aaral mo? Tapos ngayon, magsasaka ka.
ang babaw pa rin ang pagtingin nila sa'yo. Alam kong kaya mo. Ha? Alam kong kaya mo. Sige na, gawin mo na yan. Ulitin mo lang, ha? Ulitin mo lang. Sige, ulit. Si ate? Umalis, kuya. Ano ba pwede makain natin dyan? Ay, may banana kayo dito. Paglalabas ko kayo dyan. Sige, sige. Salamat. Ay, Nene. Siya nga pala si Apaw. Apaw, si Nene. Hi, Apaw. Ay, hindi pala nakakapagsalita si Apaw, ha? Pagpasensyaan mo na. Sige, kukuha ko lang kayo ng maiinom. Yan yung dahilan kung bakit kita pinapobi ngayon. Walang boyfriend yan. Mabait. Baka may pag-asa ka. Bakit ayaw mong ligawan si Nene? Uy, bakit? Uy, bakit? Maganda naman siya. Mabait. Tapos kanina, mukha naman magkakagusto kayong dalawa. Tinutulungan kita eh. Tinutulungan kita. Para naman hindi ako nakokonsensya kapag lumalabas kami ni Ana. Kung ikaw at si Nene magkatuluyan, edi apat na tayo magde-date. Hoy! Hoy! Hey. Hoy, basta, Pao, bukas ha, pupuntahan natin si Nene, ah. Ha? Ay, ako po. Diyos ko. Nasaan na si Apaw? Ayun o, uwi na. Dante, sigurado ko ba dyan sa ginagawa mo? Eh, kung ayaw naman ni Apaw dun sa babae, bakit mo naman pipilitin? Ma, sigurado ho ako magugustuhan nun ni Apaw si Nene. Kinuha mo siya sa banda. Tapos ngayon naman, pumili ka ng nobya para sa kanya. Eh, baka naman hindi na makakilos sa sarili niya, yung kaibigan mo. Ma, ano ba? Nung huli ko kasing inayaan si Apaw, tumigil ho siya sa pag-aaral niya. Kaya nga ho ako namang problema ngayon eh. Di naman ho kasi ako lagi nandito para itulak siya gumalaw. Alam niyo, kung hindi ko tinulak yan mag-basketball, hindi ho yan magta-try out. Kung hindi ko siya tinulak ngayon, hindi ho yan magbabanda o magkakanobya. Alam niyo, kung papabayaan ko si Apaw, wala ho patutunguhan yan. Hanggang ganyan na lang siya. Pumasok na tayo sa loob. Sige. Alam mo ba, Nene, itong si Apaw, lead drummer ng banda ng barangay ito. Kasi yung dati namin drummer, wala naman diferensya sa pandinig, di makukuha yung pyesa. Pero itong si Apaw, isang subok lang, kahit ganyan yan, perfect na. Ang galing-galing mo naman, Apaw. Uy, salita ka naman. Parang ako'y naniligaw eh. Lina! Pabili. Corn beef. Corn beef? Isa lang. O, ayun na. Hawak mo na sa kamay mo eh. Marunong ko ba magbasa? Pasensya na po. Hindi po kasi masyadong maalam magsulat at magbasa eh. Hindi po kasi ako nakapagtapos ng elementarya. Ito bayad. Uy! Nene, pasensya ka na, may nakalimutan lang si Apaw gawin, ha?
Sige, kuya. Apaw. Dali. Ano? Unti na lang. Mapapasagot mo na si Nene, oh. Bakit? Apaw! Apaw! Apaw, ano ba? Dali. Ano, dahil doon sa nangyari kanina? Dahil hindi nakapagbasa si Nene? Dahil hindi siya nakapagtapos sa elementarya? Eh, ikaw din naman, ah. Halos hindi ka makatungtong ng high school. Ano? Ano? Ako. Ako mayabang. Ako mayabang. Ako mayabang. Eh, ikaw na ang tinutulungan ko eh. Ikaw yung tinutulungan ko. Bakit ikaw ba yung galit sa akin? Ha? Bakit ikaw yung galit sa akin? Ano ba? Hindi mo tinitingnan yung kumpas ko eh. Ang ayos-ayos nung takbo, sinisira mo. Ulit! Tingnan mo ako, ha? Tingnan mo ako. Tingnan mo ako. Ha? Ha? Ulit, ulit! 1, 2, 3, 4! Gagawa lahat para sa'yo. Ha? Ako pa ba? Gusto mo ba ibang tao pang umawak nito? Ha? Ha? Gusto mo? Tingnan mo ako, ayusin mo yan. 1, 2, 3, 4! Karapatan ni Apaw, natanggihan si Nene. Eh, ang yaban naman ho kasi May. Dahil lang ho ba hindi nakatapos ng elementary si Nene? Hindi na to bagay sa kanya? At dahil sa kondisyon niya, sa tingin mo, hindi na siya pwedeng pumili ng babaeng magugustuhan niya? Anak, gusto ko kausapin mo si Apaw. Alamin mo kung ano talaga nararamdaman niya. Siguro, sumama yung loob niya kasi palagay niya parang nakikialam ka sa kanya. Dante, ayusin mo na yan, ha? Ayoko na magpunta sa wala lahat ng pinagsamahan niyo. Ma'am! Pinabibigay po ni ate. Maruya po. Sayang naman po kasi. Salamat, Nene, ha? Salamat din po. Apaw! Ito, oh. May dala akong maruya. Gusto mo? Noong nakita ko ang pambabastos ni Apaw kay Nene, lalo lang akong nagalit kaya hindi ko sinunod ang payo ni Mama. Wala rin namang ginawa si Apaw para magkaayos kami. Apaw! Apaw, kanina ko pa namin Apaw, hintay, Sab! Ha? Apaw! Ano ba? Sinayang mo yung oras namin eh. Ano ba yan? Oh, pakilam ko naglalaro kayo, mensayo ka, di ba? Huwag kang bastos! Ano ba? Anong problema mo?
Kaya, naglalaro ka mo. Lalaro na po. May ensayo tayo eh. May ensayo tayo, di ba? Wala na naman. Ano? 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 Gusto mo ko suntukin? Ha? Gusto mo ko suntukin? Ha? Bahala ka sa buhay mo. Sisira ka naman ang ulo? Bakit, Brad? Anong traso namin sa inyo? Tado mo ba ako, ha? Sir! Sir! Huwag kang maghihalap dito! Ikaw ba, sir? Sir! Huwag mo kasi kong pigilan! Sir, para may mga... Huwag kang maghihalap dito! Patay ka pa! Patay ko, eh! Sir! Sir! Anang lang! Sir! Pao. Pao. Kapap, sandali lang. Alam mo, hindi mo na dapat ginawa yung kanina eh. Paano kung... Paano eh kung ikaw yung nabaril? Tapos namatay ka. Ako, kaya ko sarili ko eh. Kaya ko sarili ko, pero ikaw. Ikaw. Sandali. Ang sabi niya kasi sa akin, minaliit mo daw siya. Nung narinig niya na sinabi mo na wala siyang patutunguhan, kundi dahil sa'yo. Dante kasi ganito yun eh. Naniniwala siya sa'yo sa lahat ng sinasabi mo. Di ba dati tinutulak mo siya gawin mga bagay na imposible sa isip niya? Tapos sinabi mo magaling siya. Naniniwala siya doon.
Pero kasi ngayon eh, ang alam niya, tulad ka na rin ng iba. Tulad na rin ng iba yung tingin mo sa kanya. And kaya nalilito, hindi siya hindi niya alam ang iniisip niya kasi pagkatapos nang naging matatag siya, ito. Hindi ko naman mo sinabi yun dahil sa tingin ko wala ako siyang alam gawin. Sinabi ko ho yun bilang isang kaibigan na nasasaktan ho para sa kanya. Dahil noon pa naman ho, alam ko naman ho kung anong kaya niyang gawin. At nasasayangan lang ho ako sa lahat ng tinapon niya dahil sa takot niyang masaktan o pagtawanan ng ibang tao. Alam ko na madaling magsalita para sa akin dahil wala ho ako sa sitwasyon niya. Pero gusto ko sana malaman niya na sa lahat ng ginawa ko, sa lahat ng sinabi ko, eh yun eh dahil sa pagiging kaibigan namin. Yun ho, sana huwag niyang pagdadahan. Pero sa pagmamalasakit ko bilang kaibigan, hindi ko alam nasasaktan ko na ho siya. Pasensya na ho kayo, hindi ko talaga sinasadya. Gusto daw muna niya mag-isa. Hayaan mo muna siya. Pasensya ka na, Dante, ha? Ipilitan ko lang naman kung maging higit pa siya. Dahil ayoko siyang minamalitang ibang tao eh. Gusto ko maging okay siya dahil ayoko siyang nasasaktan. Pero sa ginagawa ko, ako pala yung nangmamaliit sa kanya. Anong gagawin mo ngayon? Eh kung kinakailangan hong lumayo ako para patunayan kaibigan ho, gagawin ko. Irerespeto ko ang desisyon niya. Hayaan ko siyang gumalaw mag-isa. Kahit tutol ako, kahit hindi ako sang-ayon, dahil yun ho ang totoong kaibigan. Anak, may sasabihin lang ako sa'yo. Kung hindi kita pinigilan mag-high school, di sana nasa kolehiyo ka na ngayon. O di kaya eh, nakapagtapos ka na ng pag-aaral. Tama si Dante. Matalino ka. Marami kang alam gawin. Kung hindi lang ako, naging mapagpigil na ina, kung naging mas mabuting ina lang ako sa'yo, di sana malayo na narating mo. Kung hindi lang kita pinotektahan sa mga taong maaring makasakit sa'yo, di sana mataas na nilipad mo. O baka kung saan ka na nakarating. Anak, huwag mo talikuran si Dante. Dahil siya ang gumawa ng mga bagay na ako dapat ang gumawa. Marami siyang tinuro sa'yo. Basketball, mag-drum, makipagkaibigan. Yung mga bagay na naisip mong imposibleng gawin, nagawa mo dahil kay Dante. Dahil hindi kanya iniwan. Tuluyan na ngang nagkahiwalay kami ng landas ni Apaw. Itinuon ko ang oras ko sa aking nobya, sa pag-aaral at pati na sa banda. Bagong tindera. Ano ang nangyari kay Nene? Ah, yan nga yung bagong tindera. Umuwi muna si Nene sa kanila. Buntis kasi. Sinong tatay? Aakalain mo bang si Apaw ang tatay? Ha? Hindi naman ho gusto ni Apaw si Nene ah. Di ba kaya nga ho kami nagkaaway-away? Nagulat ka no.
Alam ko nga yun. Pero alam mo, seryoso si Apaw kay Nene. Hiningi na kayo mga kamay ni Nene sa mga magulang niya. Ikakasal sila? Oo nga. Gulat na gulat to. Halika na muna sa taas. Kumain muna tayo at magmerienda. Salamat. Di ba, galit ka sa akin? Dahil pinagpilitan kita kay Nene dati. Kaya nga tayo nag-away eh. Tapos ngayon, magpapakasal kayo? Naloloko mo ba ako? Ha? Ano ba talaga? Inayaw mo naman siya dahil galit ka sa akin? Nakita mo na hindi lang siya maganda panlabas, pati dito. Kung nagpapasalamat ka sa akin sa pagiging matapang mo, ako naman nagpapasalamat sa'yo dahil natutunan ko ang totoong ibig sabihin ng pagiging magkaibigan. Magkaibigan pa rin naman tayo, di ba? Oh, ba't hindi ako imbitado sa kasal? Ha? Ha? Ba't hindi ako imbitado? Ari! Ari ko! Kulang yung pamada. Kuha ka dito. Dito. Ayusin mo. Ay, nako. Ito. Dali. Lagyan mo. Dami mo. So, tingnan mo. Parang skip eh. Dali na. Pasok. Oh. Sige na. Hindi na ako mangingi lang. Oh, taga na. Magsistep in lang ako. Palakpakan para kaya pa! May kanya-kanya na kaming pamilya ni Apaw. Pero hindi yun naging hadlang para mapanatili ang aming pagkakaibigan. Sa aming mga pinagdaanan, natutunan naming mas matimbang pa rin ang aming samahan sa kahit na anong problemang dumating pa sa amin. Hanggang dito na lang, Dante. Sa pagmamahal sa ating mga kaibigan, pwede tayong lumabis sa pagprotekta sa kanila. At imbis na tayo ang maging lakas, maaari tayong maging saklay na pumipigil sa kanilang tumayo sa sariling mga paa. Mahirap panoorin mabigo o masaktan ang mga mahal natin sa buhay. Pero minsan, ito ang pinakamabuting regalo na maaari nating ibigay sa kanila. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po, mga kapamilya.